Hello. So, shout out muna tayo sa mga kaibigan natin, kila Chona Magtibay, Road Rush from Toronto. So, nakapunta na nga raw siya dito sa Canada at lagi sumusubaybay sa atin. And syempre kay Cindy Ibarreta from Bicol, kay Nino Villa Carlos, Nino Villa Carlos na sa Pilipinas, kay Celine Titang from Jordan, Anthony Semano, na tapos ng araw yung medical niya, papunta na rin daw siya dito sa Canada. Sa mga viewers natin na lagi sumusubaybay, si Nancy Lou Tasan. Nancy Lou Tasan, maraming salamat po sa pagsubaybay at sa pag-comment ng video. Kay Baby Budiday. Wow, Baby Budiday, maraming salamat po dun sa inspiring ng mga comments ninyo sa mga videos natin. And syempre, happy viewing dun sa lahat ng ating mga bagong kaibigan dito sa community. And especially sa'yo. Yup, sa'yo na nanonood ngayon. Ikaw, na lagi sumusubaybay. Nagko-comment, nagla-like ng videos natin. And syempre, ikaw na subscriber. So again, maraming salamat po dun sa mga sumusuporta. Especially sa'yo na nanonood ngayon. And we'll hit the intro. Welcome back po dito sa Buhay Canada. I'll just talk to them, okay? Buhay natin sa Winnipeg, Manitoba. So makitip, makitrip at makitravel dito sa amin sa Buhay Canada. So right here, Norbit Mountain. Pinalik ng park. So may nagtanong dito sa channel, bakit daw ba kailangan dalawa ang trabaho dito sa Canada? Hindi raw ba pwedeng isa lang? So yun ang topic natin for today. Sa tinatanong niya is depende naman yon sa nature ng trabaho pinapasukan mo, depende sa rate ng work, depende yung need ng monthly income sa mga expenses, and depende syempre sa workload, sa schedule. Marami iba't ibang factors yung dahilan kung bakit kailangan or bakit yung iba minsan dalawang trabaho dito. Yung trabaho naman is yung trabaho na pinapasukan mo ngayon is okay naman na susustain lahat ng monthly expenses mo and even yung mga gastos mo dito sa Canada. Kung okay na yun, edi okay lang din ang isa, pero yung iba nga mas pinipili na at least kahit papaano magkaroon ng extra. Di naman masamang magdagdag, masama yung nagbabawas kasi tayo naman kung may possibility na makadagdag tayo or makakuha tayo ng mga trabaho na makakadagdag sa mga pinag-iipunan natin or dun sa mga bagay na gagawin natin or sa mga bagay na mga expenses dito, eh bakit hindi natin gagawin? Tulad ko na lang din, based on my experience, ito based sa experience ko dito ngayon. So ako ngayon, working ako, may regular akong trabaho sa pharmacy. Working ako as a part-timer. Pag sinabi mong part-timer, nag-range ang work schedule mo from Sunday to Saturday, 20 to 30 hours per week. Yun yung pag part-timer. Ang kinaibahan naman yan sa full-timer na oras is meron kang between 37 hours to 40 hours a week. So yun yung pinagkaiba ng part-timer sa full-timer. Kaya yung iba, posible rin magkaroon ng work sa ibang mga jobs dahil nga, siyempre, kung part-timer ka, pwede ka maka-pick up na iba mga trabaho sa iba pang company or dun sa iba pang mga opportunity na pwede mong pasukan para na rin pandagdag. Yun nga, ako, pa-part-time ako, maximum na per week ko na oras ay 30 hours. So, ibig sabihin, in 7 days, 4 days akong pumapasok. So, pwedeng-pwede pa akong kumuha na iba mga part-time jobs na may available. Kaya nung may nag-offer sa akin dito na isang part-time job, yung nature of work na kinuha ko is malayo doon sa regular na ginagawa ko. Tuwing winter, syempre, pag nandito ka sa Canada, may season na puro snow. So, ang kinuha kong, ang tinanggap ko na trabaho is more on snow removal. Hindi mo kailangan pumasok araw-araw, tatrabahuhin mo lang siya kapag mayroong snowfall. Ang snowfall, depende kung kailan darating, so wala talagang oras. Pero ang nature ng work na yun is talagang to clear the snow dun sa mga area na yun. Sa isang buwan, isang beses, dalawang beses ka magtatanggal ng snow doon sa mga mailboxes. So yun yung work. Hindi siya madali, mahirap siya.
So, sa isang araw, kailangan mo maklear yung snow na siguro mga 5 hours kung ginagawa yon. So, hindi siya madali. Pero, kung sa isang araw mo lang naman gagawin, maganda na rin yung bigay. Yun, pandagdag yun sa mga expenses namin dito. And syempre, yung iba nilalagay namin sa savings. Again, hindi masamang magdagdag. Basta kaya ng katawan, basta kaya ng schedule mo. At syempre, dapat hindi mako-compromise yung schedule mo sa family. Kasi kaya mo nga yung ginagawa para din sa kanila, para may pang extra income. Yung iba nag-extra part-time kasi nagsisave sa vacation nila. Yung iba pinapadala sa Pilipinas. Yung iba naman extra sa mga savings. So maraming factors kaya yung ibang tao rito is nagdadalawang trabaho. Yun lang ang maganda rito pag sa mga, lalong-lalo na sa mga Pinoy na kikipagsapalaran dito. Kapag may opportunity talaga na makadagdag sa income, bakit hindi? Diba? Yun na nga, no? Pupunta tayo sa part-time job. So yung part-time job is every snowfall. So pag merong snowfall, ibig sabihin pala time. Ngayon ang oras natin is 7:30 na ng umaga and we will work habang tulog pa yung lahat para makabalik tayo ng mas maaga. Ang pupuntahan natin is around 41 sites ang pupuntahan natin ngayon. So umpisahan natin nang makabalik ng umaga. So let's go. Tapos na tayo. Inabot na tayo ng alas 9 ng umaga at ubos na yung mga paninda ko. Yan. Shovel natin at saka yung buhangin ng mga nilalagay ko sa mga mailbox. Ubos na ang paninda ng buhangin. So yan, uuwi na tayo. At sa panibagong snow ulit. So yan, hihatid natin si Mother Deer. Tayo ay mag hatid sa simbahan. Diba ang araw pero minus chuba-chuba. So yan, tara. Hatid muna natin si Mother Deer. Kailangan ko mag-shades dahil ang sakit sa mata. Baka sumakit ang ating ulo. So yan, samahan nyo muna kami. Sisimba ang aking mother-in-law. Tigas, tigas yung alamano. Nagpo-frozen. Nagpo-frozen. So, yun nga no, naiatid ko na yung mother-in-law ko sa simbahan. Despite na malamig talaga ngayon dito sa Canada, dito sa Manitoba, dito sa Winnipeg, hindi naman lahat ng province dito sa Canada is nakakaranas ng ganitong klase ng baba ng temperature. So, I decided na lang dito mag-film sa loob ng sasakyan. Gawa nga ng sobrang lamig, it feels like minus 31 ngayon. So hindi ko na nanaisin na maglakad-lakad sa snow at mag-vlog at mag-film para ipakita sa inyo kung gaano kalamig. Kahit kayo na nanonood dyan, makikita nyo talagang malamig.
dito. Kumbaga yung tingnan mo to, ayan o, yan o, tipak pa lang ng yelo. Kung hindi malamig dito, pero yung mga yelo na yan, yan yung mga yelo na galing dito sa kalsada. Ayan. So meron ditong snow shovel para naman sa mga kalsada. Kaya pag naipon, ganyan kataas. Buksan natin, ganyan kataas yung naipon na snow. And ito, bakanting lote kasi yan eh. Kaya makikita mo na parang kala mo may dagat ng snow dyan. Dito rin sa kabila, ayan, may dagat ng snow. Ito oh, check to. Buksan natin. So yan, yan yung sinasabi ko. Yan, yan ang sinasabi ko. Yan oh, yung mga yelo na yan. Lamig. Yan, tapos yan, yung mga bahay. Halos wala oh, halos walang tao. Yan. Isa na natin kasi malamig. Yan, minsan kapag nagfrozen din itong mga power window na dito, nagfrozen. Last time nagfrozen yung sa akin, talagang nag-open window. Literal na nag-open window kami kasi yung mechanism ng power window is nagfrozen. So, yan lang po sa ngayon. May iba mga province dito, hindi ganito, hindi kasing lamig na katulad dito sa Manitoba, hindi kasing lamig katulad dito sa Winnipeg. Yung iba mga provinces, medyo hindi nila nararanasan yung ganito. So, again, ito lang po yung experience ko dito sa Winnipeg, sa Manitoba. Hindi ko po alam dun sa iba. Wala na akong masabi, hindi ko rin alam kung paano i-end to. So, I will see you na lang din sa susunod na mga videos. Paano ba magandang ending?